Hello po sa inyong lahat mga kabaryanan. Dito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol sa lumang barya na 1916. Yan, 5 centavos. Yan, isa pong 5 centavos na may taong 1916 na Philippine old coin. At ayan, meron po akong nakita dito na isang seller dito kay eBay. Ayan, isang US Philippines 5 centavos 1916 S F/VF, ayan, fine or very fine po ang ibig sabihin nito. Number 752 key date, scarce, ayan. Hard to find yung kanyang, yung ganitong taon, 1916, ng 5 centavos. Kaya ayan, binibenta po nyo ito sa halagang 179.99 US dollar. Ayan, i-check po natin. Yan po yung kanyang lumang barya. Masasabi ko po namang pong good condition. May maliit lamang na yupi dito sa ibaba. Ayan, 1916 United States of America. Ayan, ito naman po yung kanyang likuran. Ayan, nakikita natin na may mga yupi-yupi siya. Kaya sa tingin ko ay below good condition po ito kasi may mga gasgas pa siya. At ayan na nga, kitang-kita natin na talagang lumang-luma na at parang nagamit po ito sa sirkulasyon. Ayan ang kanyang 1916 na 5 centavos coin. 179.99 US dollar at kung pag i-convert po natin 'yan sa ating Philippine peso ay 10,000 'yan nasa 10,056.13 Philippine peso. Ayun po ang 179.99 na US dollar. Ayun, medyo malaki-laki na rin po ang halaga nito. Ayun, maski ganito lamang po yung kanyang condition ay ayun, nagkakalagay na rin ito ng medyo malaki na rin ang halaga nito. Nasa worth 10,000 pesos, 179.99 US dollar. At maliban dito ay meron na rin po akong nakita na mas maganda na version nito. Ayan, at ito po ay yan nga, key date NGC. Uncirculated po ito. Extra fine 45, ayan, extra fine po ito. 1916 Philippines 5 centavos. Ayan, ayan po siya. 5 centavos Filipinas. Ayan, ito naman po yung kanyang overs, ayan, 1916, United States. Mas maganda po yata dito, ayan, 1916. Masasabi ko naman na maganda yung condition nito at uncirculated po ito. Sabi po dito ay extra fine po siya. Ayan, extra fine, 45. At binibenta po ng seller sa halagang $799.95. Ayan, magkano kaya yan sa Philippine peso? $799.95. Ayan, $799.95. Ang katumbas po nito sa Philippine peso ay nasa 44,693.61 Philippine peso. Ayan, laki po ng halaga niyan. Halos talagang, halos 4 times sa presyo ng isang ito na medyo hindi maganda yung kanyang kondisyon. Ayan, yung ito talagang napakaganda po kasi ng kanyang kondisyon. Kitang-kita po natin dito na meron pa siya, nakalagay pa ito sa kanyang original na lalagyan. Ayan, yung kanyang casing. Ibig sabihin ay talagang hindi ito, ito ay uncirculated po. Hindi po ito nagamit sa sirkulasyon. Pero pagdating po dito ay yan, napaka-obvious naman na ginamit ito sa sirkulasyon. Ayan. Kaya yan po yung difference o pagkakaiba sa kanilang presyo. Nasa $799.95 po ito, samantalang ito naman ay nasa $179.99 US dollar. Ayan, yung ito, yung uncirculated ay nasa nagkakahalaga ng 44,693.61 Philippine peso. At ngayon ay nag-search po ako sa ibang mga online stores. Ayan, mga online stores tulad ni Carousel ay wala pong nagbebenta ng ganitong lumang barya na 5 centavos 1916. Yung meron lamang dito ay ayan nga, yung 1916 pero 5 pesos po ito na Philippine National Bank. Ayan, yung ito po ay perang papel. Ayan, banknote po ang mga ito. Ayan, at wala po talaga nagbebenta dito kay Carousel. Wala pong available na 5 centavos na 1916 na Philippine old coin. Ayan, dahil kung pag meron yan ay siyempre ay mag-aagawan po sila. Mag-aagawan po yung mga buyer para bilhin ito. Yung pagdating po kasi dito kay eBay ay yan, yung makikita po natin na may shipping po ito. Kung pag bibilhin pa natin ay magmumula pa ang mga ito sa ibang bansa.
Yan, makikita po natin dito yung kanilang location na yung seller po na ito ay mula pa sa Orlando, Florida, United States. Yan, yung isa na rin dito ay, yan nga, sa Ironia naman siya, New Jersey, United States. At may not ship to Philippines pa. Hindi pa siya pwedeng i-ship sa dito sa ating bansa. Ayan. May not ship to Philippines. Pa hindi pwede. Kaya kung tayo ay collector mula dito sa Pilipinas, ay hindi po natin ito pwedeng bilhin. Maski gusto nating bilhin ito. Ayan. Pagdating dito kay Numista, ang 1916S, ayan, ay meron naman po siyang mintage na nasa 300,000. Yan, ibig sabihin ay yan, 4%. Medyo may mga may hawak naman po ng ganitong mga lumang barya. 1916S. Yan, at yung uncirculated po niya dito, yan ay nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Talagang mahal po talaga ang 1916 na uncirculated. 360,000 pesos. Yun, dito kay Numista. Pero yung nandito po kasi, sa eBay na nandito ay extra fine po siya, 45 pesos. At dito ay yung extra fine po dito ni Numista ay wala po siyang presyo. Ayan, pero yung presyo dito, ayan nga, $799.95 o ito ay nasa $44,693.61. Kung saan ay sa aking sariling opinion naman po ay sa tingin ko ay tama lang naman po siguro yung presyo ng seller natin dito kay eBay. Ayan. Pero yung uncirculated, kung meron ka po nito, ay nagkakahalaga po ito ng 360 dito ayon po kay Numista. Pero sa tingin ko ay mas mahal pa. Kung mas mahal pa talaga ang presyo nito, ayan, kumpara dito kay Numista. At hindi lamang po nasa 360,000 ang presyo nito, kundi higit pa. Dapat po nating malaman na yung mga presyuhan dito ni Numista ay mga initial price po ang mga ito. Mga starting price lamang po ang mga ito at hindi po talaga sakto. Ayan. Nang pagdating naman po sa mga community groups, ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups kung magkano naman ang presyuhan ng mga 1916S na 5 centavos coin. Ay wala po talaga, mahirap maghanap sa mga community groups dito sa bansang Pilipinas. Dito po sa atin ay wala po talaga. Yung marami na rin pong mga naghahanap ng mga ganito na mga lumang barya. Gusto na rin po nilang bumili. Yung mga kolektor, may mga kolektor na naghahanap ng mga ganito. Pero talagang bihira lamang po talaga yung may mga ganitong lumang barya. Talagang mahal po talaga ang bintahan sa ganitong lumang barya. Ayan, dahil sa napakabihira o rare po talaga ang mga may hawak ng ganitong lumang barya sa ngayon. Kaya sa aking pagtatanong sa mga community groups ay wala po talaga. Wala pong may mas marami pong mga gustong bumili kumpara sa mga nagbebenta ng ganitong lumang barya na Philippines 1916 na Philippine All Coin 5 centavos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ng aking paliwanag dito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.